Welcome back to our channel, Charmaine Zulueta Family. Hello guys, ang topic natin for today ay kung paano nga bang i-breed ang Syrian hamster. Kung bago ka pa lang sa aming channel, just click like, subscribe, and click mo na rin ang bell notification button para updated ka sa mga bago pa naming videos. Benten. Ito si paano na yan? Benten. Si Ben. Sino yan? Si Dumpy. Ikaw si Dumpy, Si Benten. Benten, ikaw! Nakakaaliw talaga ang mga hamsters, no? So, aralin muna natin kung paano nga ba sila i-breed. Itong ating Syrian hamster ay aming i-breed yung aming si Benten na lalaki at tong si Dumpty na babae. So, tara, samahan nyo kami. Susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. So, bago kayo mag-breed ng inyong Syrian hamster, siguraduhin nyo muna na sila ay nasa tamang edad na. Dapat sila ay nasa 3 months old pataas na. So, about naman dito sa pag-breed ng ating hamster, makikita ninyo na maganda yung pangangatawan ng ating babae, which is siya ay handa na. At yung ating namang lalaki din ay ganun. Maganda ang katawan at ready na ding i-breed. So kapag i-breed nyo sila, siguraduhin ninyo na laging may pagkain dyan sa kanilang lagayan. At yung tubig nila ay meron din. So nakikita nyo, no, yung ating female ay talaga namang in heat, no? So, kaya niya na or gusto niya nang magka-baby ulit. Ayan, paano ko nga ba nasabing ulit? So, bago kayo mag-breed ng hamster, kung halimbawa yung inyong female ay nagkaroon na ng baby, wag na wag nyo muna silang i-breed hanggat hindi pa nakakatungtong ng 3 months yung kanyang mga anak. Pahingahin nyo naman sila, di ba? Pero, kung ikaw naman ay breeder, ayos lang din naman na ang ating hamster ay makapahinga kahit 1 month or sabihin nyo ng 2 months, pwede na din. Basta siguraduhin nyo lamang na kaya nyong ibigay ang pangangailangan ng ating hamsters. So, itong aming hamster ay, yan, yung nakikita nyo na nakataas ang likuran, yan ay yung babae. Ito naman yung lalaki na walang ginawa kundi ikis yung ating female hamster. Sila nga pala ay, yung babae ko ay Syrian teddy bear hamster at ito namang ating lalaki ay golden hamster na long hair. So, ayan. Ganyan lamang sila i-breed. So, may ilan na nagsasabi na hindi dapat pinagsasama ang teddy bear hamster at golden hamster. Sabi nga nila dahil ito ay nag-aaway. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi sila nag-aaway. So, mukhang magkasundo naman silang dalawa. At, ayan, medyo matagal ang kanilang pagsusuyo ang dalawa. Pero ready na yung ating female, no? Pangalawang tips ko sa inyo, bago kayo mag-breed ng hamster, dapat yung lalaki nakahiwalay sa kulungan ng babae. Ganun kasi dapat talaga ang mga Syrian hamster. Ngayon, kung i-breed nyo sila, di ba syempre meron ng lagayan yung may sariling lagayan yung ating lalaki, doon nyo ilalagay yung i-breed ninyong partner na babae ng ating lalaking hamster. Doon mismo sa kulungan ng lalaking hamster, sila mag-mate. Kasi, mas okay yun na pamamaraan para yung ating female hindi siya maging aggressive doon sa lalaki.
Sa totoo lang, mas mabait po ang ating Syrian hamster na lalaki kesa po sa ating female na Syrian hamster. Kailan nga ba malalaman na buntis na ang ating hamster? Hindi basta-basta nalalaman na buntis ang ating hamster kung hindi ninyo alam kung kailan sila nakipagtalik sa kanilang partner. Kasi ang tiyan ng babae, malalaman nyo lang na buntis kapag siya ay manganganak na. Doon pa lang nagpapakita yung kanyang tiyan na malaki na at masasabi nyo nga buntis. Pero yun din naman ang nagpapakita na sila ay manganganak na. Ano nga bang senyales na ang inyong hamster ay manganganak na? Una, makikita mo na agad na may kalakihan yung kanyang tiyan sa kanyang ulo. Pangalawa, siya ay naghuhukay doon sa kanyang higaan at gusto niya yung surface niya ay flat. Paano ko nasabi? Ito po ay base sa aking karanasan sa aking mga hamster. Kaya kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell notification button para updated ka sa mga susunod pa naming mga videos. Salamat! Sagaino. Yeah.
DJ Jonel Sagaino. Pam 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 p